Kumusta? Welcome sa Grade 8 Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Aralin 4, mga mahalagang kaalaman tungkol sa ating daigdig. Bago tayo magsimula, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101, hit the notification bell para sa mga bagong updates, mga aral at mga panibagong aralin para sa Araling Panlipunan Grade 8 Araling Panlipunan at ibang Social Sciences Crash Course. Mag-subscribe na po kayo sa School Career 101. Ngayon ay magsisimula na tayo sa ating aralin. Ang ating aralin sa Aralin 4, mga mahalagang kaalaman tungkol sa daigdig at ang klima ay bahagi pa rin sa pag-aaral natin sa heograpiya at patungkol sa estrukturang pisikal ng daigdig. Magsimula muna tayo sa mga mahalagang kaalaman tungkol sa daigdig. As much as possible, nararapat at mas mabuti na iyong ma-memorize ang lahat ng mga impormasyon. Hindi naman kinakailangan na ito talaga ay accurate mong ma-memorize agad-agad. Pero narito ang iilan, ikaw ay hinihikayat ng iyong guro na as much as possible ay ma-memorize mo ang mga sumusunod na kaalaman. Subukin natin. Magsimula tayo sa tinatayang bigat. Ang tinatayang bigat ng ating daigdig ay umaabot ng 5.9 9,736 × 10^24 kilograms. Ang tinatayang edad naman ng ating daigdig ay umaabot ng 4.6 billion taon or 4.6 billion years. Ang populasyon naman ng ating daigdig as of 2009, medyo ang data na ito ay outdated na po kasi meron na po tayong data, but sa atin pong aklat, Batayang Aklat, ay ito po ay gumagamit ng 2009. So, sa 2009, meron nang ang populasyon ng ating daigdig ay umabot na ng 6,768,712. Ang kabuuang lawak ng ibabaw ng ating daigdig ay umaabot ng 510,666,000 kilometro kwadrado. Ang lawak naman ng ating kapuluan ay umaabot ng 148,258,000 kilometro kwadrado. O ito ay binubuo ng 29.1%. Ang lawak ng karagatan ay umaabot hanggang 335,258,000 kilometro kwadrado. Ngayon, puntahan naman natin ang pangkalahatang kalawak ng ating katubigan sa daigdig. Ito ay umaabot ng 361,419,000 kilometro kwadrado. Ang uri ng tubig ay meron lamang tayong dalawang uri at yun ay ang tubig alat at tubig tabang. Binubuo ng 97% ang tubig alat habang ang tubig tabang lang ay binubuo lamang ng 3%. So makikita natin na higit mas marami ang tubig alat kaysa tubig tabang. Ang circumference o kabilugan sa equator ay binubuo ay may bilang na 40,066 kilometers. Ang circumference o kabilugan sa mga poles ay umaabot hanggang 39,992 kilometers. Ang diametro sa equator ay umaabot ng 12,753 kilometers. Ang diametro sa mga poles ay umaabot ng 12,710 kilometers. Ang radius sa equator ay umaabot naman ng 6,376 kilometers. Ang radius sa poles ay umaabot ng 6,355 kilometers. Ngayon ay talakayin natin ang tungkol sa pag-ikot, ang bilis ng pag-ikot ng ating daigdig sa araw. Tandaan na lumiligid ang daigdig paikot sa araw sa bilis na 66,700 milya bawat oras o 107,320 kilometers bawat oras. Ang pag-orbit sa araw ay umaabot ng sa loob, ito ay nakukumpleto sa loob ng 365 araw, 5 oras, 48 minutes at 46 seconds.
o 46 na segundo. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa klema. Meron tayong mga sumusunod na katanungan at bawat katanungan ay mayroong mga nakaapang na kasagutan. Narito ang dapat nating tandaan para sa aralin sa kasaysayan ng daigdig. Klema, narito ang ilan sa mga katanungan na dapat nating tandaan. Una is, mahalaga ba ang klema sa ating daigdig at sa mga tao? So, tandaan na mahalaga ang papel ng klema, ang kalagayan o kondisyon ng atmosfera sa isang rehiyon o lugar sa matagal na panahon. Ano ang pangunahing salik na sa pagkakaiba ng mga klima sa daigdig? Ang pangunahing salik sa pagkakaiba ng mga klima sa daigdig ay ang batay ito sa natatanggap na sinag ng araw ng isang lugar. Depende sa latitude at gayon din sa panahong distansya mula sa karagatan at sa taas mula sa sea level. So tandaan na ang pagkakaiba-iba ng mga klima sa daigdig ay batay sa natatanggap na sinag na araw ng isang lugar. Depende sa latitude, gayon din sa panahon ng distansya mula sa karagatan at sa itaas mula sa sea level. Ito ba ang mga halimbawa nito? Ano ba ang mga halimbawa o epekto ng klima sa daigdig? Kapag ang isang lugar ay malapit sa equator, nakakaranas ng pinakasapat na sinag ng araw at ulan na nararanasan sa buong daigdig. Dahil dito, maraming habitat o likas na tahanan nagtataglay ng iba't ibang species ng halaman at hayop ang matatagpuan sa mga lugar na ito. Samantala, ang mga lugar ng disyerto at ang mga lugar ng disyerto na malimit lamang ang mga pag-ulan ay kakaunti lamang ang mabubuhay na halaman. Gayon din kapag sobra namang malamig ang isang lugar. Kapag sobra namang malamig ang isang lugar ay aasahan na konti rin lang din ang mga halaman at mga hayop ang mabubuhay. Ngayon ay sasagutin natin ang mga gawain sa pagkatuto. Narito ang ilan sa mga katanungan na aasahan mo na ibibigay sa iyong mga guro. Kapag nasagot mo ang mga katanungan na ito ay masasabing naintindihan mo na o naunawaan mo na ng mabuti ang ating aralin tungkol sa mga halalagang kaalaman tungkol sa ating daigdig at tungkol sa klema. Unang katanungan, ano ang klema? Pangalawa, bakit nagkakaiba-iba ang klima sa iba't ibang panig ng daigdig? Pangatlo, ano ang kaugnayan ng klima sa mga likas na yaman na matatagpuan sa lugar? Pangapat, paano nakakaapekto ang klima sa pamumuhay ng tao sa isang lugar? Panglima, bakit malaki ang bahaging ginagampanan ng klima at likas na yaman sa pag-unlad ng kabuhayan ng tao mula noon hanggang ngayon? Pang-anim, maaari ka bang magbigay ng ilang mga kaalaman tungkol sa ating daigdig? Mas mabuti kung maibigay ninyo ang lahat ng ating natalakay kanina. Pero please take time to memorize kung hindi kaya. At dito nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga mahalagang kaalaman sa ating daigdig at tungkol sa klema. Binabati kita dahil natapos natin ang ating aralin na ito. Sana ikaw ay maraming natutunan. Maraming salamat. Again, huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, School Career 101. Nandoon sa ating playlist, please click the icon of my YouTube channel at doon sa playlist section ay makikita ninyo na naka-order na ang ating mga aralin sa Grade 8 Araling Panlipunan. Click nyo lang once again ang playlist section at piliin ninyo ang playlist ng Kasaysayan ng Daigdig Grade 8 Araling Panlipunan. Maraming salamat! Ito ang Aralin 4, Kasaysayan ng Daigdig. Magkita-kita tayo para sa Aralin 5.